Tayo po ay tumayo para sa tawag sa pagsamba. Ang Panginoong Diyos ay naririto. Siya ay nasa ating mga buhay at kalagitnaan. Tayo na at lumapit sa Kanyang presensya na may pasasalamat at auspusong pagdiriwang. Siya ay puriin ng mga awiting may tuwa at galak. Ngayon ay panahon ng pagluwalhati sa dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na ginadiyos. Sama-sama nating itaas at paluwalhatiin ang Panginoong Diyos. Sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat.
Tunay nga, Panginoon, na itataas namin sa iyo ang aming pagsambang wagas. Nasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon upang muling makalapit sa iyo, makasamba sa iyo sa umagang ito. Linisin mo kami, Panginoon, sa anumang karumihan o dalahin na aming dinadala sa umaga upang kami ay lubusang makalapit sa iyo, O Diyos. Mga Panginoon, ikaw ang manguna sa aming pananambahan at gayon din ang aming panalangin na ikaw ang patuloy muna sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon, si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Makakapuna po ang kapulungan. Kung ang bayan ng Diyos na tinatawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay magpakumbaba at manalangin. At hanapin siya at tumalikod sa ating masasamang lakad ay kanyang pakikinggan mula sa langit. At patatawarin niya ang ating mga kasalanan at pagagalingin ang ating lupain. Manalangin po tayo, mga kapatid. Makapangyarihang Ama, tunay na sa umagang ito ay nagumapaw sa aming mga puso ang kagalakan sa napakagandang umagang ito na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Salamat po, Diyos, dahil din sa katiyakan na pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa katiyakang ito. Nawa, ito ay huwag naming limutin, bagkus ito ay aming patuloy din na maipayag sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon sa Balitang Kapatiran. Sa umagang ito ay may mga kapatid po tayo na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito po ay birthday ng ating kapatid na Teresita Laisico. Ganyan din birthday din po ni Ariel Victorio. Batiin po natin siya sa Facebook. At April 27 po, birthday ng kapatid na Luz Biminda Lopez. At April 29 po ay sabay na magbe-birthday ang mag-amang Angelito Victorio or AJ Victorio at Sofia Victorio. Awitan po natin sila ng birthday song. Paano kayang bati sa iyong pagsilang Diyos ang siyang pagkala. Ngayon din po, nagpapasalamat po tayo kila Pastor Nathan at Tita Teresita Laisico para po sa flower offering sa umagang ito. Sa pagpapasalamat po sa pagsapit ng kaarawan ni Tita Tess. Thank you po sa flower offering. Sa mga nais po mag-flower offering ay maaari po makipag-ugnayan sa inyong lingkod o sa treasurer po ng iglesia na si kapatid na Yolanda Awili. Binabati din po natin ang ating mga elders sa kanilang wedding anniversary sa April 28. Happy anniversary po, Elder Efren and Elder Esther Basena. Awitan po natin sila ng isang awit. Happy anniversary po sa ating mga kapatid. Narito na regular schedules po tayo. Sunday school po ng UCM 3 p.m. Hopefully hindi po kayo masagasaan ng special council meeting mamaya. PWA po Thursday 7 p.m. CN every other Friday 8 p.m. CYF Saturday 4 p.m. CIA Saturday 5 p.m. KCKC and Junior CYF Saturday at 2 p.m. Kaya din po, nagpapatuloy pa rin ang ating midweek Bible study every Wednesday at 7 p.m. via Zoom. At ang ating Evangelism Explosion Batch 1 ay magkakaroon na ng graduation sa darating na May 8, 2022. Maraming salamat po sa mga patuloy na dumalo at talaga namang nagsulit, di ba, Pastor Nathan? Salamat po, Pastor Nathan, sa pangunguna po ninyo. At nawa ay may sumunod pa pong mga batches na makapag-undergo ng evangelism explosion. Mga upcoming schedules po, mamaya po after ng pananambahan ay mayroong special council meeting. I-calendar nyo na po ito sa inyong mga kalendaryo. May 15 po ay 4th regular council meeting at year-end assessment for this EY. May 22 po, sana po ay narito kayo sapagkat election po ito ng panibagong Church Council Officers and Board Members. Magkakaroon din po tayo ng nomination na ipapaikot sa mga miyembro ng ating nomele. So kung tayo po ay makatanggap ng nomination, halimbawa po ang kapatid na Emmer, ay ina-nominate natin bilang secretary ng iglesia. Lalapit po ako kay Ate Emmer. Sasabihin ko po, Ate Emmer, gusto ko po kitang inominate bilang secretary ng iglesia. Dapat po, meron po siyang consent bago po natin siya mailagay sa ating nomination. Okay po, nag-gets po natin yon. May 29 naman po ang ating congregational Sunday. So, tandaan po natin ang mga petsang ito at nawa ay huwag po tayong lumiban, lalo na po sa election ng ating Church Council Officers.
Para po sa mga nais magpasalamat, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay maaaring mabigyan ng pagkakataon bago ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagta-type ng message sa ating chat box. Samantalang ang nasa loob po ng iglesia ay maaaring lumapit sa harapan habang inaawit po ang pangwakas na awit. I-remind ko lang po ulit ang ating patuloy na panawagan sa ating call for upgrade ng ating technical gadget or aspects ng ating pananambahan. Any amount of donation will be gratefully accepted. Maaari po tayong lumapit sa ating treasurer Yolanda Kawili at sabihin po natin na para ito sa upgrade ng ating worship service. Or sa inyong likod na miyembro ng multimedia team. At kung hindi naman po natin kayang mag-donate ng any amount, maaari po tayong magpaabot ng ating commitment na willing po akong maging bahagi ng technical team upang mag-operate ng upgrade na ito. At patuloy po natin ipanalangin na tayo po ay soon makapag-upgrade ng ating device upang mas maging maayos po ang daloy ng ating blended worship. Yun lamang po ang ating mga balita sa umagang ito. Hinihilingan ko po ang mga bata na lumapit sa harapan upang sila ay maipanalangin ng ating Board of CE. Taas po natin ang ating mga kamay bilang sa pananalangin po sa kanila. Mag-usap na ba yung mga bata? Okay, tayo po yung manalangin. Nagpasalamat tayo sa Panginoon. Nabirinig po ba ako? Opo. Magandang umaga, Panginoon. Tunay po na kami ay nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa araw na to na kung saan ay kami ay pinagsasama-sama mo at patuloy mo kami ginagabayan sa mga araw-araw ng aming pamumuhay. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga kabataan na naririto, ang mga kabataan na mga membro ng aming iglesia, ang mga kabataan na nasa aming komunidad, Panginoon, ang mga kabataan na kung saan ito yung pinakamamahal mo at pinakaiingatan mo, Panginoon. Lord, patuloy namin sa iyong tinataas sila, na patuloy mo silang bigyan ng karunungan, patuloy mo silang bigyan ng proteksyon, Panginoon, laban sa lahat ng masasamang elemento, Panginoon, na pwedeng mag-harm sa kanila. Patuloy mo sila, Panginoon, na i-touch, Panginoon, sabihan, Panginoon, kung ano ang nararapat at ano ang mabuti. Patuloy mo sila, Panginoon, na samahan sa kanilang paglalakbay, sa patuloy nilang paglago, not only, Lord, in physical, Lord, but also in wisdom, Panginoon, at in faith, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po ang lahat ng mga magulang o lahat ng mga tagapag-alaga ng mga kabataan na ito na huwag silang magamit upang ang mga kabataan ito ay mabansot sa mga kanilang pananampalataya. Lord, bigyan mo po ng wisdom ang lahat ng tagapag-alaga ng mga kabataan ito na parati nilang isipin kung ano yung mas maganda para sa mga kabataan ito, sa mga kabataan namin. Even Lord, this coming election, Lord God, bigyan mo ng wisdom yung mga parents, Panginoon, yung mga matatanda, Panginoon, na isipin ng mga kabataan ito dahil ito yung mga kabataan, Panginoon, na pinagkakatiwala mo sa lahat ng mga sa amin, lalo na kaming mananampalataya. Kaya Panginoon, patuloy mong gawin ang aming iglesia, Panginoon, na maging tagapatnubay, maging guidance, magbigay ng guidance, learning, Panginoon, para sa mga kabataan ito. At Panginoon, parating namin ma-embrace o parati naming maramdaman yung pagmamahal mo, Panginoon, lalo na sa mga kabataan ito. At para sa mga kabataan na naririto, na ito yung salita ng Panginoon na nais niyang sabihin sa inyo na matatagpuan sa Psalms 1:1-3. Sinasabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong hindi namumuhay
ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutiya, sa halip ay nagagalak siyang sumusunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Araw, gabi, ito ang kanyang pinagbubulayan at katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa at namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya anuman ang kanyang ginawa. Tanggapin natin, mga kabataan, ang pagpapala at salita na to ng Panginoon at gamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayon at po ay manalangin. Diyos sa langit, pinupuri at pinapasalamatan namin ang iyong dakilang pangalan. Tinataas namin ang aming mga puso't isipan sa iyong napakatamis na pangalan. Hindi lamang dahil sa pagbibigay mo po sa amin ng isa namang napakagandang linggo ng umaga, ngunit narito kami na iyong pinapagpala at sama-sama pa rin kaming nanambahan muli sa iyong bahay, dalanginan, at gayon din sa ibang mo pang mga anak na nasa kani-kanilang mga tahanan sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na makatiyak ka namin muli sa umagang ito at nawa kami po ay patuloy mong pagpalain at patuloy mong kalingain tuwi-tuwi na. Maraming salamat po sa palaging pagpaparamdam mo sa amin ng iyong presensya at kami iyong binabantayan, inaaruga, at hindi pinapabayaan maging anuman kami sa iyong harapan. We thank you, Lord, for always blessing us and always keeping us in your constant loving care. Aming Ama, ang iyong nawang pagpapatawad ang siyang manguna sa amin sa araw na ito. Buksan mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan at anuman ang aming mga karumihan, pagkakasala at pagkukulang sa iyo ay siya nawang iyong patawarin. Kami ay iyong baguhin, Ama, nang sa gayon kami maging wagas, maging marapat sa iyong harapan, nalinis na ng iyong mapagpatawad na pag-ibig at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong harapan sa umagang ito. Inilalapit namin sa iyo, Ama, ang aming bansa ngayon, sa mga nangunguna at namumuno sa aming bayan, mula sa presidente ng aming bansa hanggang sa maliliit na tao at personalidad na may kinalaman sa pagpapatakbo ng aming bayan. Pagpalain mo nawa lahat sila ng iyong pag-ibig at patuloy na kumilos ka nawa sa kanilang mga puso't isipan nang sa gayon ang tunay na pagmamahal at pag-unawa sa kapakanan ng bawat Pilipino ang siyang kanilang maging hangarin sa kanilang pamumuno. Open their hearts and minds, O Lord, and fill them with your loving spirit and grace so that their hearts will be moved to really help our fellow men and forget their own desires and help our nation attain justice and greatness in the coming years ahead. Pagpalain mo din, Lord, ang aming nalalapit na eleksyon sa May 2022 at nawa ang maayos, payapa, tahimik at kapakipakinabang ng mga pangangampanya ang mangyari hanggang sa araw ng eleksyon. Nawa ang marapat na pangulo at mga lider na mangunguna sa aming bansa ang siya nawang mailuklok sa pwesto upang mag-lead sa aming bansa sa maayos at maunlad na Pilipinas sa mga darating na panahon. O Lord, touch every Filipino's heart and help us all to choose better leaders, leaders with hearts of service to you and to our fellow man for country's growth and greatness in the coming years. Aming Ama, bagaman mayroon pa ding mga pagtaas na mga bilang ng COVID sa China, at ilang pang mga bansa,
Maraming salamat pa din po sa pagbaba ng bilang ng mayroong COVID-19 infection sa aming bansa. Nawa ang napakadakilang mga kamay mo ng pagpapagaling ang siyang humipo sa may mga karamdaman pa hanggang ngayon at alisin mo ang mga sintomas at sakit na gumagapi sa kanila at bigyan mo sila ng kagalingan at kalakasan sa mga sandaling ito. Heal them, O Lord, right now. Touch their hurts and their sicknesses, for we believe you are indeed the greatest healer of all. Dahil kaming lahat ay nangangarap ng isang bukas na masaya, payapa at ligtas para sa lahat. Patuloy mo silang pagalingin at pagpalain aming Amang Diyos. Ganun din po, ipataw mo ang patuloy na pagpapagaling sa aming mga kapatid na Marie Encinas, Edith Bagsit, Zeni Laisico, Teng Manalili, Nene Oliman Gomez, at Nicanor Kawili, at sa lahat ng iyong mga anak na dumaraan sa karamdaman ngayon. Di man namin sila mabanggit, nawa iunat mo ang iyong mapagpalang kamay ng pagpapagaling. Ang siyang lumukob sa kanila ngayon at igawad mo sa kanila ang wagas na kagalingan at ibalik ang dating kasiglahan na mayroon sila nang sa gayon ay mas maramdaman nila ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa kanilang mga buhay at patuloy silang magpuri at tumakila sa iyong napakamakapangyarihang pangalan. Amin ding idinudulog, Ama, ang bawat sambit na panalangin ng aming mga puso sa mga sandaling ito. Hindi man ito hayag, bagos ang mga bagay at dasal na aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Ito man ay kabigatan ng aming mga puso, problemang pinansyal, mga kalungkutan, mga desisyon na kailangang aming tugunan, mga takot sa kinabukasan, at mga iyak at hapis ng aming mga puso ay alam naming iyo itong nababatid. Ikaw nawa, Ama, ang tumugon sa mga ito at kami iyong hipuin, yakapin at sagutin ng ayon sa iyong kaloob para sa aming mga buhay. Amin ding inilalapit, Jesus, ang aming pananambahan ngayong umaga. Be in our midst, O Lord Jesus, today. Ikaw nawa ang sumapuso ng bawat isa sa amin mula sa mga mangunguna sa aming pananambahan, sa magdadala ng mensahe, hanggang sa makikinig at makikibahagi sa aming pagsamba ngayon. Punuin mo kami, Ama, ng iyong pag-ibig at pagpapala ng sagayon ang iyong salita at ang iyong tunay na mensahe ang siyang maramdaman namin ngayon at kikilos sa aming mga buhay tuwi-tuwi na. Fill us with your Holy Spirit, O Lord, and continue to move in our lives always. Tunay na napakadakila mo, aming Amang Diyos, aming itinataas muli ang kapurihan namin sa iyong pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng aming nabanggit sa iyong Espiritong Banal o aming Diyos na patuloy na magmi-ministeryo sa amin sa umagang ito. Sa iyo, aming napakadakilang Ama, aming itinataas ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord in heaven, hallowed be thy name.
kayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon ng unang araw ng Linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroan na ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at mga kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo papatawarin ay hindi nga pinatawad." Ang pag-alinlangan ni Tomas, ngunit si Tomas ang tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang kamay. At hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon na at hawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ang layunin ng aklat na ito, marami pang mga himalang ginawa si Jesus sa nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na ni Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pinagpala na po tayo ng pagkabasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ang Gloria Patri. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay hindi magbibigay ng update tungkol sa status ng ating COVID situation mula sa World Health Organization. Mapagpalang araw, Pastor Tigas at Norma. Sa ilang panahon na patuloy kong
ang pagbabalik sa pulpito ay parati kong nararamdaman ang taba, no? Para akong nagsisimula ulit at hindi ko naman iniisip na mahirapan upang magpaliwanag tungkol sa anumang mensahe ng Panginoon dahil bumabalik sa aking kaisipan na ang mensahe ay nagmumula sa Panginoon at tayo'y nagiging daluyan lamang. Sa kalagayan din natin ngayon, para yun. Mapapansin natin na marami na tayong pagkukunan ng mga mensahe. No, punong-puno na. Magbukas tayo ng anumang social media. I think punong-puno na kayo ng mensahe, no? Kung kaya't ang iniisip ko sana every time na meron tayong pagbubulay ay mas ma-discover na hindi yung mga paliwanag pa. Kasi marami nang nagpapaliwanag, no? Kundi mas ma-discover natin kung paano nagiging makatotohanan ang mensahe at ito ay mararanasan natin. So sa umagang ito, nawa sa patuloy nating pagbubulay, ay tuningang madiskubre natin na ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa inyo. Dahil ang Panginoon ay buhay at nananatiling buhay sa ating panahon. Ayon sa ating ang text po natin ay nagpapatunay na ang Panginoon ay nabuhay na muli. At dito, iniisip ko, ito ang magiging kapayapaan natin. Panginoon naming Diyos, patuloy mong likhain sa amin ang iyong presensya na nagbubunga ng katotohanan na dapat merong kaming kapayapaan dahil ikaw ay buhay sa amin. Patuloy mong iparamdam sa amin sa kabila ng maraming kalagayang inaharap namin nagbubunga ng kaguluhan, hindi lamang sa ibang bansa, kundi maging sa kalagayan namin, ay maranasan namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. The peace of God ay ito ang pagkakaintindi natin, no? Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Nung mamatay ang Panginoon, syempre nagbunga ito ng kaguluhan sa kalooban ng mga disciples, no? At nakita nila may matinding mga haharaping sitwasyon. At paano na kaya ang buhay kung tunay na hindi na buhay ang Panginoon? Naririnig din natin na useless ang pananampalatayang ito
kung hindi nabuhay ang Panginoon. Kung kaya't, totoo, no? Ang kapayapaan, bunga ng Panginoon, ay hindi kasing kagaya ng nauunawaan ng tao o ibinibigay ng mundo. Timely din sa panahon ngayon, no? Very timely, dahil sa mga kapatid na Muslim, Ramadan, no? At sa atin naman, patapos na ang Holy Week, so we are maybe forced because of our religion na hindi tayo gagawa ng dagdag na kaguluhan sa buhay natin o sa kalagayan natin. Nakakatulong ang religious practices, discipline, observance, lalong-lalo na sa panahon natin. Ngunit, paano na pagtapos na? Ilang araw na lang, matatapos na ang Ramadan. Pero hindi pa natatapos ang gera sa Ukraine, di ba? Tapos, next 2 weeks, election. Patindi ng patindi ang sitwasyon ng nabubungang distorbo sa isip, sa kalooban natin kung sino ba talaga, no? At kung parati lang tayong aasa sa nakakayanan at ginagawa ng tao at practice ng tao, ahantong tayo sa kaguluhan. The advantage ng mga Kristiyanong naniniwala sa buhay na Diyos ay ang sinasabi ng Panginoon, the peace of God. It's the peace cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know. Peace to live. The good thing, my peace I give unto you. So, doon sa pagpapakita ng Panginoon sa mga disciples, ano ang peace be with you. The risen Christ gives us peace. The living Christ is our faith and hope. John 20:19-23, risen peace. Nabuhay ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang magiging outcome ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ito ang proof. Verse 19, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. No? Alam? God is with us. Pero sinasabi ngayon na muling nagpapakita ang Panginoon, nagpapatunay na nabuhay siya muli, peace be with you. Pwede ba nating ibigay sa katabi natin kung tayo'y naniniwala na ang Panginoon ay buhay? Peace be with you. Ito ang greetings ng Panginoon. Greetings lang, pero ito ang pruweba siya ay buhay. Dumarating ulit ang kapayapaan. After he said this, he showed them in his heart and sight. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Oh? Pinatunayan niya na buhay siya muli, pinakita niya ang kamay at ang tagiliran, at alam natin na ito ang mga highlights ng kamatayan ng Panginoon. Pruweba na siya ay pinako sa krus, no? Naghirap, sinaksak. Meaning to say, may physical evidence. No? Ang kapayapaan na nabuhay ay nagbubunga na, ipalagay ko naman, kung ang pagbati sa iyo ng iyong kapwa ay peace be with you, hindi ka naman siguro magagalit, no?
you will feel at least a little joy in your heart. Kahit na siguro kagalit mo yung taong yon, no? No? May pagkataka, bakit naman peace be with you? Siguro nakarinig ng pagbati ito at nire-relay lang, no? Ngayon, ang pagbati, sino ang iboboto mo? Hindi komportable yung ganong umpisa ng batian eh. O sino? O pagka may suot ka ngayon, hindi ko malaman anong kulay ito eh. Pero nabiro ako ng anak ko, sabi niya, Papa, mukha kang Bombay. Yung bihis mo pa lang creates discomfort, no? Because there is already branding. And along with it, you are not sure kung okay ba ang pagbati. But when you say, be with you, and testify that God is alive, it brings joy. No? Natutuwa ba tayo na ang paniniwala natin ay buhay ang Panginoon? Hindi natin sure yung ganon. Pero pag sinabi natin, Amen, ayun, may nakikinig. Next, also, the power of peace. Yung pagbuhay muli ng Panginoon, may kapangyarihan. Hindi na kagaya ng dati na siya, kundi ito ay mangyayari na sa atin. Ang sabi, again, Jesus said, peace be with you. Along with that, as the Father has sent me, I am sending you. Ang buhay talagang may pangamba, pero only with people who has courage are able to go on a mission. O natutuwa, sabihin meron siyang na kakayanan. At ang mga tao lamang na may kakayanan, isend o humayo o magpatuloy sa buhay. And with that, he breathed on them and said, the Holy Spirit. Imagine yung pagbati ng Panginoon brings along a power. Proof natin na kung talaga ang Panginoon ay buhay sa atin, we'll go on with our lives. No? Tuloy ang buhay. Hindi tayo pagagapi. Hindi tayo manlulupaypay. Hindi tayo padadala sa mga nakikita nating hindi tayo sigurado sa hinaharap. Kundi, tayo ay merong courage to pursue. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. O ito pang matindi, di ba? You got the power of the Holy Spirit and you have the power to forgive. Yun lang. Kung hindi ka makapagpatawad sa nagkasala sa'yo, palagay ko, the power is not in you. May tao ba sa tabi mo? Kaliwa o kanan? Harap o likod? Kasi tingin mo, may matinding ginawang kasalanan sa'yo. Ay baka naman yung nasa harap niyo mismo. Patawad po. At kung hindi nyo kayang magpatawad, Jesus is not alive. Ito ang iyan ng buhay na Diyos. Bunga ng kapayapaan. Have peace in Jesus. That's why we have the Holy Spirit and we are able to forgive. Real peace naman. John 20:24-29, yung tuhanan
ng kapayapaan meron tayo, bunga ng buhay ng Panginoon, ay bunga ng ating patotoo. No? Si Tomas, no? Alisin na natin yung kaisipan na ine-emphasize. Oh, yun lang, may subtitle kasi doon eh. Doubting Thomas. It is true. Accepted na yun talaga ang tao. No? Nagsisiguro. At ang kasiguruhan niya lamang ay pag nakita niya, katotohanan niya. Siyempre, sa panahon natin, hindi tayo kagaya ni Thomas na nakasama niya. So, kay Thomas lang applicable yon. Mapagpala o pinagpala siya na na-witness na na nabuhay ang Panginoon. Kasi bakit? Kasi nakita niya ang magandang benepisyo. Gumagawa ng mirakulo, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling. Kung mawala yung taong yun, ano sa palagay nyo ang magiging bunga sa kanya? Kaya, importante na makita niya ulit na nabuhay ang Panginoon. Kumbaga, blessed witness talaga siya. May taong nakasama ang Diyos at namatay, pinako sa krus, namatay, pero nabuhay na muli. Mapalad siya. I think you will agree din, no? Or kayo, matutuwang-tuwa din, no? Na makita nyo ng mukhaan ng Panginoon. Gusto nyo na ba? Gusto nyo bang makita ng mukhaan ng Panginoon? Yung mga iba, pag namatay, parang gusto mo namang mabuhay, pero pag nakita buhay ang muli ang patay, parang hindi ka ba kakabahan? No? 3 and 4, Thomas, faith, and those people who witnessed namatay at muling nabuhay and gives them more blessing, making them strong and faith. No? Thomas said, my Lord and my God. Hindi, my God, hindi. Conviction. Buhay talaga. And, siguro kung magpapakita ang Panginoon sa atin, palagay ko, ayun, totoo nga. Ikaw nga, Kinoon. Kasi bakit? Kung wala yung mga signs, yung mga patutuong yon, lalong-lalo na sa panahon natin, hindi tayo sigurado. Marami nagsasabi tungkol sa Panginoon, pero iba na ang sinasabi. Hindi naman ang Panginoon ang pinipreach na, kundi mga interpretation na, mga paliwanag, mga dagdag na, kundi according to the account, nakita, pinakita ang at tagilira. Konkreto, na siya ang Jesus at nabuhay na muli. Mapalad ang makakita. Pero mapalad din ang naniniwala. Hindi naman natin nakasama ng Panginoon. Big challenge siguro sa atin, mas ngayon, no? Kasi hindi natin makikita ng Panginoon. But sabi ng Panginoon, because you have me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Siyempre sa panahon nila, nakasama nila ang Panginoon. Mapalad talaga na makita mo makasama ang Panginoon. Kita oo yan ang sinabi niya na mabubuhay siyang muli. Kaya sa atin, ang ating blessing is kung maniniwala na lang tayo. Pag naniwala tayo, mapalad din tayo.
Ito ang totoong kapayapaan natin. At dahil dito, we are alive in Jesus Christ. John 20:30-31, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. Even before, nagpapakita na ang Panginoon ng merakulo, mga signs, mga patotoo na siya ang Diyos, anak ng Diyos. At iba pa rin, after ng siya, walang panagkaiba na yung Kristo na gustong makita ni Thomas ay physically siya yung sa krus, di ba? Ay na yun, di ba? But this time, pinatutuhanan pa ni Jesus that I'm still the same Jesus. Perform miracle. At even before, in-empower niya na nga ang mga disciples, di ba? Nasa inyo na ang Espiritu Santo, but the same thing patot. Hindi naman na i-re-record dito because uulitin lang ang naka-record, no? Ang Panginoon, nagpagaling siya, siya ng mga demonyo, pero ang kaibahan nito, nandito na nangyayari na sa mga disciples. No? So, hindi niya lang pinatutunayan na nabuhay siya physically at nabuhay siya even the same thing spiritually, sinusunod niya at pinapatunayan na the same Jesus siya na pinagkatiwalaan ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Diyos, kanyang Diyos Ama, at pinagkatiwala ang magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. But these are written that you may not believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in Jesus' name. Dahil dito, pinatunayan na kay Thomas physically, at blessed ang mga maniniwala kahit hindi nakakita, pero nag-perform pa rin ng miracle sa Panginoon. Hindi man nakakita, but nakita. At ang maniniwala ay mabubuhay kay Kristo. Higit na kapayapaan, mga kapatid, at no-offer ng Panginoon sa muli niyang pagkabuhay. Kung noon, physically, nag-struggle siya, but this time, spirito muli ng Panginoon, ay nag-aaral niya ng higit. At this time, ng mga disciples. This makes more real the Son of God, our Messiah. In Him are alive. So anong gagawin natin? Same thing na ginawa ng mga disciples. We proclaim peace. Proclaiming peace, Acts 5:27-32, we testify. Siyempre, sa testimonya, anong nangyari? Verse 30, you killed Jesus by nailing him to a cross, but the God of our ancestors worship raised him to life. Yun ang testimonya ng mga disciples, no? We all testify the same because we believe on the same Jesus that worship by our ancestor. Walang ibang Jesus na ipinako, na pinapaniwalaan natin. In our present time, ito ang ating patotoo. Same Jesus was crucified at siya ay nabuhay na muli.
and made Him our leader and Savior. Siguro maganda i-emphasize natin yun, no? Yung leader. But sinabing leader at Savior. Siguro sa ating mga disciples, alam natin yan. We are disciples because follower of Jesus. Di ba? Hindi lang siya tagapagligtas. Inusunod natin. Doon sa empowerment ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Pinagkatiwalaan din sa ating panahon ay nanampalataya ng banal na espiritu. May banal na espiritu din tayo. At ang makakapagpatawad din tayo. Sino mang patawarin natin, pero hindi patatawarin, ay hindi rin patatawarin. The same. Because have a leader in Jesus, not only a Savior. So we should manifest this witness of the Holy Spirit to forgive those who sin in us. Ito rin ang itinuturo natin. No? We are here to tell you about all this, and so is the Holy Spirit, who is God's gift to everyone who obeys God. Wala tayong ibang ituturo, kundi ang regalo ng Panginoong buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ito ang esensya na tayo, we continue to be a disciple and a discipling church. Nagtutuloy yung ating DBCA. Nagtuturo tayo hindi para magkaroon ng kaalaman, kundi magkaroon ng buhay na wala. Tuturo kasi iyon ang itinuturo ng mga unang disciples. Yun ang dahilan. Actually, sinasabi lang. Sinishare lang. Yung pagtuturo, it's not for them to learn, but to lead them in Jesus to have salvation, to receive the gift of God. Eto naman, ang alam nating kapayapaan. And hopefully, alam na natin. Kung tayo merong kapayapaan sa pamagitan ni Kristo at buhay ang Panginoon sa atin, this is the peace we know. One is peacekeeping. According to 1 Peter 3:9 to 11, do not repay evil for evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue. Ito ang ginagawa natin. Ito ang patuloy nating nais mangyari. Lumakip ang kapayapaan. At when we will not repay evil by evil or insult by insult, instead, share the blessing of Jesus. Mahirap ngayong mga panahon to, no? Kasi ang peace natin is kapag nag-join ka sa akin, peace tayo.
Kumbaga yung mga agreement, yung accord. No? Yung pagsasama natin, peace tayo pagka magkasama tayo. Hindi natin malalayo yung peace tayo pagka pareho tayo ng ibobot. Peace tayo niyan. Nawawala yung peace ng Panginoon. Lalong-lalo na pag nag-disagree tayo sa bobotohan natin. Sa mga panahong ito. And hopefully beyond that, because ang importante, kung hindi agreeable sa atin, hindi naman kailangang kontrahin natin. Kasalayaan niya yun. Lalo tigit nga, gawan tayo ng hindi mabuti, hindi nato ini-encourage na magbalik ng hindi kabutihan, kundi kabutihan nga. Ngayon ko lang na-appreciate na may mga kasama kasi ako mga pastor na hindi UCCP, no? Magtatapos kami sa parating, God bless you, Pastor. Amen, Pastor. Bless you, Pastor. Kahit anong huling pag-uusapan namin, amen. God bless you, Pastor. It seems na hindi siya kumukontra. No? Ang pag-uusapan din namin yung botohan. Pastor, sino ang iboboto mo? Sasabihin ko. Pastor, God bless you. Hindi niya sasabihin, ay Pastor, dapat si ganito. Hindi. Because there is freedom. And God is in control. God institute who will be there. Magiging daluyan lang tayo. And hope you will discover that. No? Peacekeeping. Peacemaking din. Alam na. Paano ba ginagawa ang kapayapaan? Ang sabi sa verse 7, Isaiah 52, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. O simple lang, ang kapayapaan magagawa kung ibinabahagi natin ang kaligtasan ng Panginoon. Kung binabahagi natin ang totoong na nabuhay ang Panginoon atin, that we manifest the power and able to forgive those who sin against us. Magagawa natin ang kapayapaan only when we are consistent to share good news, good tidings, salvation in Jesus. Only when we proclaim that our God reigns. Peacemaking. Sa gitna, we are mandated to make peace. And we can only do that by sharing the gospel of Jesus. This is also where I say, I discover, and hopefully you will discover that when you believe in Jesus as a risen Lord, there is peace in you. Nandyan sa inyo ang Panginoon. Diba yung sabi? Kung pagbubuksan ako ng kanyang pintuan, kanyang puso, ako ay papasok. Ito ang proseso natin, di ba? Ito ang invitation ng Panginoon. Hindi tayo pinipwersa. Pero kumakatok siya sa ating puso. At kung pagbubuksan nga daw siya, siya ay papasok. This is where it becomes a reality that God is
in us. The Prince of Peace is in you. This is our assurance, no? Revelation 1:4-8, look, he is coming with the clouds. And every eye will see him, even those who pierce him. And all peoples on earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Kahit sa inyo, makikita ang Panginoon. Ang Panginoon na nabuhay physically, because it will manifest in your life if you have Jesus in you. Ang Panginoon na naghihirap, napako sa krus. Much more, ang Panginoon na buhay. So, shall it be. Ito rin ang maganda. Verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Mangyayari ang lahat ng kaguluhan. Leksyon. Hindi natin mapipigilan. May pagkakampi-kampi. At ang sabi nga, dumarating ako hindi para magdali ng kapayapaan. Di ba? Aawayin ng anak ang kanyang magulang. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mangyayari ang lahat ng ito. At marami pa mangyayari, alam na alam natin. Pero siya ang simula at ang katapusan. The Alpha and Omega. This is the peace that you should feel in your heart. Matatapos din ito, leksyon na ito. Sigurado mauubusan din ang Russia. At ganoon pa lang nagre-reinforce ang US, ang European countries. Because this is the world peace understanding. But beyond that, iba ang kapayapaan ng Panginoon. I am the Alpha and the Omega, the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Nawa, ma-cover nyo yun, mga kapatid. Ang kapayapaan ay hindi absence ng kaguluhan, ay punong-puno ng kaguluhan. At dito, maayag, ang Panginoon ay buhay, ay ang kapayapaan sa mga taong nananampalataya sa Kanya. When we have peace in ourselves, of course we have peace in us. Tayo eh, no? Pinipisyo natin, what is the outcome, should be the outcome of our peace in ourselves. Hindi lang para sa sarili natin yon. Na ini-enjoy natin. Ang importante, okay ako. Ang importante, I have a personal relationship with my God. I am saved. Bahala na kayo magkagulo dyan. Basta ako, okay ako sa Panginoon. No. It should manifest also in us. Kasi ito ang magpapatotoo. Totoo bang merong kapayapaan ng Panginoon sa'yo? Totoo bang buhay ang Panginoon sa'yo? Only when we praise and thank God, we worship God, kagaya nito, mga kapatid. The Prince of Peace is being revealed. The peace in us is being revealed in us. And hopefully we can read Psalms 150. Ang sabi sa Psalms 150, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre,
Praise Him with a timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with a clash of cymbals. Praise Him with the surrounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Only those who have breath can praise the Lord. Hindi tayo magpupuri sa Panginoon kung wala tayong buhay. Kung hindi natin nararanasan ang katotohanan na buhay ang Diyos. Hindi tayo matutuwa, di ba? Kung hindi nabuhay ang Panginoon. And kung totoong naniniwala tayo sa Panginoon, hindi tayo malulugmok sa kalungkutan o sa epekto na magproblema nito na pagdating ng simba ay parang hindi tayo makaawit. Hindi tayo makapag-share ng kagalakan. Hindi naman natin sinasabing kalimutan nyo ang problema. But when you come and fellowship and worship, mas higit yung pagpupuri na makita sa atin. Dahil buhay ang Diyos natin. Hindi patay. We are not here to commemorate every time, no? Pag nagko-communion eh, and memory, di ba? And memory, hindi doon sa pagsasakripisyo, pagpanaw, kundi bilin. Dahil ito huli, after that, you will remember me. Eh hindi siguro matutuwa ang Panginoon na every time nalulungkot ka. Every time na may problema ka. Hindi yan ang nais ng Panginoon na maging bunga ng muli niyang pagkabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay is for you to feel alive again. At kung buhay ka, of course, hindi na mawawala ang lungkot, but definitely you would like to enjoy life. Enjoy life to the fullest. Hindi mo ikukalulungkot kapag ka medyo humahaba ng sermon ni Pastor. No. Inatutuwa mo because this is the only thing, only time that you can have fellowship and manifest the peace in us. Psalms 150, only the grace, praise, let all who has breath, praise the Lord. Humingi pa po ba kayo? Ay sabi doon, let all those who have breath, praise the Lord. Praise the Lord. Parang ayaw nyo mag-praise the Lord. Amen kaagad. Praise the Lord. Amen. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace be with you. When you worship, you do service. How can you do it? 2 Corinthians 13:11. Rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Encourage one another, no? Be of one mind, live in peace, and the God of love and peace be with you. After this election, after your freedom of choice, encourage one another, live in peace, be in one mind. Sa mundong ito, meron tayong decision. Pagdating Diyos, iisa lang ang ating kasundan, Kristo Jesus. Purihan at bigyan ng land. We come here not because we have the same president, because we have one God in Jesus Christ. If we have that, the peace in you and us should manifest. Pagpasok sa simbahan, walang tunggalian, walang pagkakaiba-iba,
Walang ibang pararangalan kundi ang Panginoon. Walang ibang buti kundi ang Panginoon. Peace be with you. Maraming salamat po, Pastor Pecto. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagdiriwang ng sa paglikom ng mga kaloob. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo na hindi ninyo kaya. Kaya pong lahat ay magkitayo. Panginoon, sa mga biyayang binibigay mo sa bawat sa amin at binabalik po namin sa iyo ang mga bahagi ng mga biyayang ito. Nawa ay gamitin mo ito sa ministeryo mo dito sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Pinakamahal na kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoong Hesukristo ay ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin.
Ating alalahanin ang buong simbahan na binili niya ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inaanyayahan ang mga ipinanganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito at katawan ng dugo ni Kristo. Hayaan yung basahin ko sa inyo ang pinagbibilin sa atin ng ating Panginoon sa tuwing tayo ay nagkakatipon. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto 11:23-27 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon, ay binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, tumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon ay paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan, tayo po ay manalangin.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli, narito po kami sa iyong banal na dulang. Nawa, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong katawan at ng iyong dugo. At nawa, Panginoon, basbasan niyo po ang mga elemen ito upang sa aming pagtanggap ay lagi namin maalala ang iyong pagmamahal para sa amin. Amen. Sama-sama po tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Atin pong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating ng Panginoon na inialay para sa atin. Atin pagsaluhan ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na ibinuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa mga salitang aming narinig. Nawa ang patuloy na kapayapaan ang manirahan sa aming mga buhay na kami ay mayroong kapayapaan dahil ang aming buhay na ito ay laging sumusunod at nananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa aming tinanggap, Panginoon, maging pagpapala at kalakasan ng bawat isa sa amin. Nawa ang aming spirito ay patuloy na nakatuon sa iyo at sumusunod at pinamumuhay ang aming pananampalaya tayang ito. Ito po ang aming malaking pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para po sa pagpapasalamat, bago po natin awitin ng pangwakas na awit ang lahat po ng sumapit ng kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais na pagpasalamat o ipanalangin, ay inaanayahan po mag-type sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Ang mga nasa iglesia naman po ay maaaring lumapit sa harapan habang inaawit po ang pangwakas na awit. Tayo pong lahat ay magsitayo para umawit ng ating pangwakas na awit. Sa
tunay na tayo pupuri sa ating Panginoon. At narito po, una dito sa ating harapan ang mga nagpapasalamat at naghihingi ng panalangin. Una po sa birthday po ni Ate Tess ngayong araw. Yay! Gayun din po, noong nakaraang araw po, birthday po ng ating Elder Cesar Cabigting. Yay! Yeah. At syempre, nagpapasalamat po ang dalawa nating kabataan, si Shasha at saka po si Lian. Sila po ay nakapasa daw sa entrance ng RTU. Yay! At ganun din, papasalamat yata si Shasha kasi meron siyang honors. Yay! Talaga. Manang-mana. Okay. At syempre, nandito sa ating harapan, ang ating pong kapatid na Irene. Andun na rin si Ate Aida sa likod. Sila ay nagpapasalamat sa pagkakataon na makauwi dito sa ating bansa. And naghihingi rin sila ng siguro ng prayers para sa kanilang pagbalik sa US sa darating na Biyernes. Kaya paglakpakan natin ang kanilang presensya dito. At, yun, syempre, hinabol daw. Birthday pala ni Irene noong April 14. Yay! Okay. Kasabay na rin natin po ang mga birthday po. Una, sa anak po ni Junard Lopez. Si Vanessa Lopez ay nagdaos din ng kanyang birthday. Yay! Ganon din po si Ariel Victorio. Yon. Okay na, no? Nabanggit ko na yung iba. At siguro ay yung mga iba na nais magpa-pray para sa kanilang mga kahilingan, hindi man hayag. Meron man silang kahilingan or mga naisin ay isasama na rin natin ngayon sa umagang ito. Narito po ang ilang salita ng ating banal na ebanghelyo na matatagpuan po sa mga awit 121 at ganito po ang sinasabi. Doon sa mga burol, ako'y napatingin sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ko hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tanggol ng bayang Israel, hindi matutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siya sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Tayo'y pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Ama at dakila sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ay lubos ang aming pasasalamat at kagalakan sapagkat alam namin, Panginoon, na mula pa lamang sa umpisa ng aming gawain na ito o ang aming panambahan ay kasama ka na namin. Ang iyong patnubay ay tunay na aming nararanasan. Ramdam po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan at sa kalakasan din na patuloy na pinagkakulob mo sa bawat isa upang malampasan ang anumang mga pagsubok sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe na aming pong narinig mula sa anak mo na ginamit mo upang maging daluyan ng pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na pagkaluban mo po siya ng patuloy na kalakasan, patuloy na ingatan mo siya, at gayon din ang bawat isa, O Diyos. Dagdagan mo po kami ng kaalaman,
upang sa gayoy ay tunay nga po na maintindihan namin ang mga bagay-bagay na nais mong ipaunawa sa bawat isa. Gabayan at tulungan ninyo kami upang maiwasan din namin ang paggawa ng anumang mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy na patawarin ninyo kami sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Ito man, Panginoon, ay sinadya o hindi sinasadya. Patawad po, Panginoon, kung kami ay nagkamali sa isip o sa salita. Panginoon, bigyan mo po kami na isa pang pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming nagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. At gayon din po, Panginoon, aming pong dinadalangin ang lahat ng aming mga kapatid na nakapagdaos man o magdadaos pa lang ng kanilang mga kaarawan, gayon din ang mga anibersaryo. Tunay, O Diyos, na ang lahat ng ito ay aming pong pinagpapasalamat sapagkat patuloy na pinapakita mo sa amin ng aming kailangan, ng aming mga panalangin ay iyo pong tinutugon. Gayun din, Panginoon, aming pong pinagpapasalamat ang patuloy na pag-abot mo sa aming mga kapatid kung saan ay hindi naman lingit sa iyo, Panginoon, na magpahanggang ngayon ay nagpapagaling pa ang iba naming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy nga na ang iyong mapagpalang kamay ay patuloy na ipinaparanas mo, pinaparamdam mo sa aming mga kapatid na ito. Salamat po, O Diyos. Dalangin din namin, O Diyos, na ang lahat ng aming mga manggagawa, kung sila man ay active pa sa kanilang magsiservisyo sa iyo o maging sila man ay retirado na, Panginoon. Patuloy po namin, Panginoon, na idinadalangin ang aming mga manggagawa na ito. Patuloy nawa, O Diyos, na bigyan mo sila ng kalakasan. Patuloy na puspusin mo ng iyong banal na Espiritu sapagkat alam namin, Panginoon, anumang oras na kailangan namin sila ay hindi mo ito pagkakait, Panginoon, sa amin. Kaya patuloy namin dinadalain ang kanilang mga kalakasan. At ngayon, mga kapatid, ay sa ating pong pagtatapos, patuloy po nating tanggapin ang pagpapala na mula sa ating Panginoong Diyos. At ang pag-iingat ng makapangyarihang Diyos ay ating taglayin. Kalungin din tayo ng banayad na pananggalang ni Jesus laban sa hibo ng sanlibutan. At kasihan din tayo ng tanglaw at kaaliwan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.